Praise the Lord. Good morning to everyone. Happy Sunday. Today is a great day of God and for God. Thank God for His blessings. Thank God that we are alive. We are strong. We are with joy and happiness in the Holy Ghost. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon na nandiyan ka, kapatid. At huwag kang magsawang maglingkod sa Panginoon, sumubaybay at makiisa sa atin pong gawain kahit patuloy na mayroon tayong quarantine. Subalit, God has made this work possible because of His love and mercy for us. Hallelujah. Let's all stand and let's pray together. Our heavenly, loving Father, we thank you once again for this day that you have given us continuously a life abundantly. We thank you, Jesus, because of your love and your mercy and your kindness. And we thank you for the privilege of being the children of God, whereby we can gather ourselves together and bring up to you our praises, our worship, and thanksgiving. Lord God, we thank you for your blessings. And according to the word, feed us today, hallelujah, with the heavenly manna. And let everyone receive the blessing from the Lord, hallelujah, with richness and being filled with the Holy Spirit of the Lord and your presence, O God, with us today. Hallelujah. Bless us all together and everyone, Lord God, that is with us, even in this live streaming in their homes. Loving Father, all the glory belong to you. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, aking dadalhin sa inyo, let me bring to you the message that I call, Be First. Please sit down. Be First. Hallelujah, praise God. There is a story about a child who was laughing. Tawa siya ng tawa. Dahil po, hawak niya ang Bible niya, kapatid, at nababasa niya ang tungkol po sa Israelites na tumawid po sa Red Sea.
Isang professor dumaan, ang sabi niya ganun, "Oh, why are you laughing at that?" Sabi niya, "Yeah, professor, because I am really thrilled and I'm so happy to know that God has led the children of Israel to pass through and across the Dead Sea, the Red Sea." Sabi ng professor, "Oh, come on. History tells me, and you can read that in the encyclopedia and the commentaries, that the Red Sea during the time of the day was just 10 inches deep." Ang ibig sabihin, ang babaw, di ba? 10 inches deep. Tapos umalis ng professor. Nalungkot yung bata. About 3 steps away, yung bata ay tumawa. Bumalik yung professor, sabi ko lang, "Oh, bakit ka nagtatawa ng mas malakas pa?" Sabi ng bata, "Yes, professor, because it thrills me much more to know that God drowned the soldiers of the Egyptian army with just 10 inches of water." Tawa ng tawa yung bata. Kasi kanina, natuwa siya na pinintulutan ng Diyos na makatawid ang mga Israelites doon sa tubig ng Red Sea. Ang sabi ng professor, "Oy, kaya naman sila nakatawid kasi sa oras ng araw na yon, 10 inches lang ang lalim ng tubig doon. 10 inches. So, dalawang dangka lang. So, it was very easy for the Israelites to pass through, di ba?" Lumakad yung professor. Pagkatapos ng 3 steps, siya po ay akala niya nalungkot na yung bata. Pero tumawa ng malakas yung bata. Nagsisigaw sa tawa. Binalik ka ng professor, "Bakit ka nagtatawa?" "Ay kasi po, professor, grabe po. Tuwang-tuwa ako at saka ang saya ko. Biro mo, yung Diyos na pinaglilingkuran ko at Diyos ng Israelites ay nilunod niya ang mga sundalo ng Egyptians sa pamagitan lang ng 10 pulgada lang ng tubig." Can you imagine? Egyptian armies were just drowned by 10 inches of water. Ikaw nga, hindi ka sundalo, hindi ka malulunod dun eh. Diba? Sapagkat 10 inches lamang yon. So, of course, kapatid, we must be first to praise the Lord. Amen? And we must be first to serve the Lord. And we must be first to rejoice in the Lord. Do you rejoice today? It's just part of the message, but actually, it's not the message. I just want to lift up your spirit because today is a great day. This is now the start of becoming so blessed, more than yesterday. Of course, more than the other Sundays and more than the other months and years. Today is the brightest day and we can have this message, be first. Hallelujah. Let's turn our Bible. Praise the Lord. Let's turn our Bible in John chapter 5 verses 1 through 9. After this, there was a feast of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. So, mayroon po doong isang swimming pool sa Bethesda. At ito po ay mayroon po siyang 5 porches. At doon ay nakapila ang mga may sakit. Yung mga bulag, yung mga di makalakad, yung mayroong wala pang COVID-19 noon, pero dati nang mayroong lagnat at sipon at ubo ng araw,
Ang daming pumipila doon. Lahat ng klaseng may sakit. Sapagkat sila po ay naghihintay na kalawkawin po yung tubig na parang kumukulo na hindi naman mainit, pero kinakalawkaw po yung anghel, mga kapatid. Bumababa minsan doon ang anghel. At sa 4, for an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Yan, kinakalawkaw ng anghel yung tubig. Whosoever then first after the troubling of the water stopped in was made whole of whatsoever disease he had. At sino man ang unang makatalon doon sa kinakalawkaw na tubig ng anghel, mga kapatid ko, siya ang una sa lahat magagaling yung kanyang sakit. Kung ikaw ay lumpo, makakalakad ka na. Kung ikaw ay bulag, makakakita ka na. Kung meron kang COVID-19, magaling ka na. Basta nauna kang makatalon doon sa tubig na kinakalawkaw po ng anghel ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. 38 years siya na mayroong karamdaman na dala-dala. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, wilt thou be made whole? Nakita siya ni Jesus, mga kapatid ko, na nakahiga, nakahandusay, at alam ng Panginoon, mga kapatid, na siya ay mayroong sakit. At tinanong niya itong may sakit na to, gusto mo bang gumaling? Sabi ng may sakit, the impotent man answered him, sir, I have no man. Ayan po. Wala pong tao na magtutulak sa akin, walang tumutulong sa akin, so that when the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steps down before me. So lagi siyang naunahan, kapatid ko. Pag kinakalawkaw na ng anghel yung tubig, laging may nauna sa kanya sapagkat lumpo nga siya, hindi siya nakakalakad papunta doon na mauuna, mga kapatid. Eh, siyempre, lahat ng tao, parang ayuda lang yan eh. Parang amelioration lang yan. Unahan sa pila. E minsan, yung iba nga, nakakakuha na ng dalawa, tatlo, balik pa rin ang balik. Pero yung iba, pag mahina, hindi nakakaabot, mga kapatid. Pagdating nila doon sa dulo, wala na pong ayuda. No? Mabuti na lang, mayroon ng pila ngayon at mautak na po ang ating government. Ang tao ay pinapipirma po. Pagka nakapirma ka na, hindi ka na piling bigyan ulit. 8, Jesus saith unto him, rise, take up your bed, and walk. Sabi ng Panginoon si Kristo, tumayo ka. Kunin mo ang iyong higaan at ikaw ay lumakad. Sa 9, and immediately the man was made whole and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. At karakadakaw o kagad-agad ang tao na may sakit ay gumaling. At kanya pong kinuha ang kanyang higaan at siya lumakad. At yung araw na iyon ay araw po ng pahinga. Bakit po sinasabi ng Diyos, God illustrates to us about the Sabbath? Kasi po ang Diyos, mga kapatid ko, wala po siyang tinatanging araw. Kung ang espiritu mo ay tama, ang pananampalataya mo ay tama, God will meet you at your present need. And God is going to heal you. God is going to touch you kahit pa Sabbath yan. Amen? This morning, if you have a need, be prepared because God can come and meet you with your need and God can supply your needs. God can heal you. God can touch you. God can bless you. Hallelujah. Ayan po. I draw that picture, mga kapatid ko. Pasensya na kayo. Hindi tayo mahusay na artist. Praise the Lord. Lalo na yan. Kalahati na lang, tainga na lang. Yeah? Because one of the worst plagues in the church is the attitude. Ang pinaka-asumpa sa iglesia ng Diyos, mga kapatid ko, yung ugali. Ugali ng tao. Anong ugali ito? Ha? Yung sinasabing, sabi niya, some is better than none. Ha? Mabuti na yung meron kaysa wala. Oh, ingat ka sa attitude na yan.
kailangan, you have to watch out this kind of an attitude that says some is better than none. Mabuti na lang mayroon kaysa wala. Oh, and better late than never. Oh, mabuti na lang late kaysa naman hindi dumalo. Ha? It has produced a real spirit of indifference and insincerity. Ito kapatid ko ay gumagawa po ng espiritu ng di maganda at saka wala pong katapatan. No? Oh, in Jesus' name. The presence of God's glory is reserved for those who are first into the pool. Ang presensya ng Panginoon para yung swimming pool. Rather, it's like an ocean. More than an ocean. Ang kanyang presensya sa kanyang kaluhalatian ay nakareserba para doon sa mga nauuna sa kanyang presensya. I must be first into the presence of God in order to witness the glory of the Lord and to receive the blessings of God. Those who live toward God with a spirit of urgency and importance. Yung mga tao na tumitira po sa Espiritu ng Diyos na mayroon pong, what is urgency in Tagalog? Yung pagmamadali. Yeah. Yung mga tao, mga kapatid, na tumatahan po sa presensya ng Diyos at nagmamadali at kanila pong na-feel ang talaga pong kahalagahan ng presensya ng Diyos. Inuuna nila ang kaharian ng Panginoon, like you today. Yung iba dyan, na nasa inyong screen, nasa inyong cellphone, nasa inyong laptop, nasa inyong desktop, nasa inyong tablet, alam ba ninyo, inuuna ninyo ang Diyos ngayon. Dahil yung laptop mo, the same laptop, the same computer, the same tablet, and the same cellphone, pwede kang manood dyan ng iba. Netflix. Di ba? Ang iba, one championship. Ang iba, kung ano anong pinapanood. Ha? Pwede kang makipag-chat ngayon sa iyong mga kaibigan. And yet, because you love God and you feel the urgency and the importance of serving the Lord, that's why you are here. You are there. Hallelujah. And I would say, congratulations. Natuhog mo, tinamaan mo kapatid, ang cheery of God's heart because God is so pleased for those that would serve Him despite of the situation. Hallelujah. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season. In a time to every purpose under the heaven. Mayroon daw pong panahon para sa bawat bagay at para sa bawat layunin dito po sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. If we are not spiritually in tune with God, kung hindi po tayo, mga kapatid ko, ay spiritual na nakatuon sa Panginoon, we can miss the greatest seasons atin pong malampasan. Hindi po natin, mga kapatid ko, makamit. Hindi natin mararanasan po yung mga panahon of visitation that the church has known. Makakaligtaan, lalampas sa iyo ang pagdalaw ng presensya ng Diyos na nakikita at naranasan po ng tunay na iglesia ng Diyos. Kung hindi ka spiritually in tune with God, pag hindi ka nakatuon sa Panginoon lagi. Hallelujah. There comes a time when singing about it is not enough. May mga panahon, mga kapatid ko, na ang pagkanta tungkol po sa kagitingan at kagalingan ng Diyos ay hindi po sapat. Ang pagkanta minsan hindi sapat para iyo pong anyayahan ang pagdaloy ng presensya ng Panginoon, ang anointing ng Holy Spirit sa iyong puso na yung mararamdaman mo na talagang binubuhusan ka ng fresh anointing of the Holy Ghost. Sometimes, singing is not enough. And sometimes, preaching about it isn't enough.
hindi nga kasya, hindi nga sapat minsan, mga kapatid ko, ang pangangaral, ang pagsigaw ay minsan hindi pa rin sapat. We can shout and dance and preach about all the great things. Pwede tayong sumigaw, pwede tayong sumayaw, pwede tayong mangaral tungkol sa mga dakilang mga bagay na gawa ng Diyos. God has done and never touched what He's doing. Hindi ginawa ng Diyos at hindi pa po hinihipo ng Diyos kung ano yung kanyang ginagawa. We can stay on the porch and talk about all the great revivals of the past. Maaari tayong tumayo doon sa poste lamang, mga kapatid ko, sa harapan po ng presensya ng Diyos. At atin pong pag-usapan yung mga pagpukaw ng Diyos ng mga unang panahon. Telling about the revivals and our experiences with those revivals. How you got filled with the Holy Spirit. Kung paano kang napuspos ng Espiritu Santo. Kung paano kang naka-witness na may gumaling. Paano kang nag-pray na mayroong masakit at gumaling, mga kapatid ko. At mga himala na iyong nararanasan at nasaksihan sa iyong buhay. Maaari natin pag-usapan yan sa puste po ng pool o swimming pool ng presensya ng Diyos. And how God manifested His glory, or we can get off the forts and step in. Maaari nating pag-usapan, mga kapatid ko, yung magnificent glory of God, yung kadakilaan po ng kalulatian ng Diyos. Pero, mas maganda talaga na tayo po ay bumitaw doon sa paghawak natin sa puste at tayo, mga kapatid, ay lalangoy po mismo doon sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Why did Jesus come to this one man? Bakit po si Jesus Christ, mga kapatid, ay pumunta sa taong ito? Was it an accident? Or purposely, Jesus went there to really come to this one man? Alam po ninyo, nung tanungin ng Panginoon itong tao, sabi niya, matagal ka na ba dito? Opo. Ay, bakit ka na pa rito? Sabi niya, kasi po, para gumaling. Kasi kakalaw-kawin nga lang ang hilo yung tubig at kung sino yung mauna ay siyang gagaling. But while I am coming, these were the very words of the sick person. Sabi niya, while I am coming, habang ako ay pumaparito pa lamang, pumaparoon pa lamang. Praise the Lord. Can you say, while I am coming? Do you still come? Are you still coming? Or you quit coming? Baka nagsawa ka na sa kakaparito. Nagsawa na tayo sa kakapanood ng ating live stream. Nagsawa na tayo sa ating pong mga prayer night. Nagsawa na tayo sa ating Sunday morning. Ah, lagi na lang yan. Ah, nagsawa na ako dyan. Is that your attitude? Or you keep on coming? While I am coming, this is the key to transformation in your life. It's the continual coming. Yung patuloy mong pagparito, ang patuloy mong pagdalo, you kept on coming. This man, the sick person, even though the situation of himself was in a very difficult one, because for 38 long years, he had been in the process of coming, keep on coming, 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 coming. And yet, whenever he comes, every time, mga kapatid ko, may nauna sa kanya, pero hindi po sinagsawa. He keeps on coming to the water. He keeps on coming to the water until the day that the Lord Jesus, mga kapatid ko, inapansin siya. Hallelujah. It's your sincerity of coming and always coming, longing for God, that could touch the heart of the Lord and that He will come and bless you by. Hallelujah. Can you promise yourself to keep on coming and serve the Lord? Despite of the situation of the world, kapatid, ang iba nagtatanong, Pastor, pwede na bang dumalo? Kasi miss na po namin ang samba. And that's good because you miss church.
But actually, we are not missing church. We still have church. And more than ever before, mga kapatid ko, mas lalo po ngayon na closer tayo sa Panginoon because we keep in touch with God by our faith. And ginagawan po natin ang paraan, mga kapatid ko, para po atin pong maabot ang presensya ng Panginoon. Hindi po tayo nagkukulang, mga kapatid ko. It's not only in a physical gathering that we can come together to worship the Lord. The promise of God that He is in the midst of those that will gather in His name does not only mean that we have to gather personally and meet together, because mga kapatid, in our minds and in our heart, mga kapatid, we are still one and we can gather ourselves together, hallelujah, by means of online worship. Hallelujah. That is why even if the government would allow us to gather together again, mga kapatid, like before, I would suggest that we will continue to have this live streaming. Just this morning, a certain pastor in the United States, mga kapatid, congratulated me. He said, "Yeah, I really appreciate what you are doing, and I am so much blessed by the preaching of the word and by the worship of the church." Iniisip ko, mga kapatid ko, na itong pastor na to ay a pure na white American, mga kapatid, at hindi po niya naintindihan ng 100%, mga kapatid, yung salita, because I am preaching in our own dialect in the Philippines. Mga kapatid, you know, I don't have the English tongue. I can speak English, but does not sound like the English tongue. But it's not the only reason why I preach Tagalog and Filipino, mga kapatid ko, because I want my fellow men in the Philippines and all over the world to feel that as a Filipino, I care for the Filipinos. Of course, I also care for those that are not Filipinos. And that is why I have done the material in English. Hallelujah. This is for everybody. Hallelujah. So keep on coming. Keep on worshiping with us, mga kapatid ko. I don't ask for more. I just ask you to keep on coming to the Lord and be sincere, because God knows who you are. And Jesus came to him because he was coming. Si Jesus ay pumunta sa taong ito sapagkat lagi siyang pumaparoon, kapatid ko. I just can feel that if we keep on coming into the presence of God, hallelujah, how pleasant it is for God to see you keeping on coming and coming and coming, waiting for His presence, waiting for His blessings. Hallelujah. We have got to make up our minds. Ayusin natin ang ating pag-iisip, mga kapatid, that we are going to keep on coming to the house of God, to the hour of prayer, to the Word of God. Atin pong ayusin ang ating mga isipan, mga kapatid ko, at ang ating damdamin na tayo ay mananatili at laging pupunta po sa bahay ng Diyos at doon po sa ating oras ng pananalangin at sa salita ng Panginoon, the Word of God. Hallelujah. The reason I still bring this Bible, although this is a big book, mga kapatid ko, yes, I have downloaded in the cell phone, mga kapatid ko, ang Bible, but it's different if I can see this Bible, sapagkat buhat na malita ko, itong Bible, mga kapatid, ay talaga pong, this is only a picture of the Word of God. May joke nga eh. We can call this a Holy Bible, yes? Can you call your cell phone a holy cell phone because the Bible is downloading in it? Di ba hindi? So even though you have this physical cell phone and you have downloaded your Bible in this cell phone, still we need the book form of the Bible. Hallelujah. Because this will show, this is a symbol of the Word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Kapatid, hallelujah. Jesus said, "The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, sila ay espiritu at buhay. Ang mga ito ay espiritu at buhay. John 6:33, "It is the spirit that quickens, the flesh profiteth nothing." Ang espiritu daw, mga kapatid ko, ang bumubuhay. Subalit, ang laman ng tao ay wala pong kwenta. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay
espiritu at mga katotohanan at buhay. There is miracle power in the word. Mayroon pong himala, mahimalang kapangyarihan, mga kapatid ko, sa salita ng Diyos. Saving power, healing power. Nagliligtas po na kapangyarihan, nagpapagaling na kapangyarihan, transforming power, nagpapabago, mga kapatid, na kapangyarihan ng Diyos sa kanyang salita. But you have got to be willing to be changed. Kailangan handa ka at nais mo, magkusa ka na baguhin ang iyong sarili. And you've got to be willing to put forth the effort. Kailangan, mga kapatid ko, na ikaw ay magkusa at ikaw ay gagawa ng iyo pong trabaho. Paghirapan mo at yung pagpursigihan, mga kapatid ko, na ikaw ay pumunta doon sa tubig po ng presensya ng Panginoon. You've got to be willing to put forth the effort and you have to get into the waters of the presence of God. Hallelujah. Some others would just say, I keep on coming to this church and I can't feel the revival. I don't see revival in here. Wala akong nakikita, nag-speak in tongues, wala akong kitang naglulupasay. Parang walang Espiritu ng Diyos dito. And you are mistaken, my friend. The revival must start from within you. If this is the attitude of each Christian, mga kapatid ko, that the revival must begin and start from within me, all of us will start the revival within ourselves. We can have a united revival. A harmonious revival. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kapatid, sa atin pong sitwasyon ngayon, sabi ko sa inyo, the apostles did wait upon our Lord Jesus Christ to come right there after they have seen Him gone to heaven. Nung siya ay nag-disappear sa clouds, mga kapatid ko, they were still expecting Jesus Christ to return right away. Hanggang ngayon, mga kapatid, namatay na mga apostoles, namatay na mga disipulo, at tayo inabot po dito sa last days na ito, mga kapatid. Nakikita po natin na mayroon pong mga palatandaan. Others would refer to Matthew chapter 24 as the signs of the coming rapture, but it's not. Please, it's not. Kasi ang tanong ng mga apostles dyan, kung kailan niya pagtatanggol, mga kapatid, ang Israel. Rather, in chapter 24 of Matthew, mga kapatid ko, yan po yung physical advent of Jesus Christ. When Jesus Christ will return and step down to earth para po ipagtatanggol niya ang Israel doon po sa tinatawag na second coming or the great day of the Lord. But for the church, because we are not included in the Israelite plan, mga kapatid ko, we are just grafted in spiritually into the body of Christ by virtue of faith and by the grace of God. We have been given the Holy Spirit. Our sins had been forgiven by virtue and through water baptism in the name of Jesus Christ. We receive remission of sins and we receive the baptism or we receive the gift of the Holy Ghost. Kapatid, our only hope, sabi ng Titus 2:13, waiting for that blessed hope, for the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun lang ang tangi po nating pag-asa. Hallelujah. At kapag nag-refer tayo, mga kapatid, sa rapture, wala pong sign ang rapture. The meanings of God, He can choose any time to return. Ito ay sinasadya ng Panginoon para ang kanyang mga anak ay talagang magsipaghanda tayo. Huwag tayong mag-relax. Huwag tayong tumingin sa mga pangyayari sa ating kapaligiran upang atin pong i-measure at atin pong i-calculate yung pagdating po ng rapture. No, it's not. And God has given two things, mga kapatid ko, na maaaring mangyari sa tao. Maring ang tao na yan mamamatay.
makipagkita sa Diyos. O di kaya ang taong ito ay mabubuhay hanggang sa pagdating po ng rapture na hindi na po makakaranas ng kamatayan. And that's glorious. I like that. Ikaw ba, gusto mo na buhay ka, nasasalubong sa Panginoon? O sige, hindi natin alam kung kailan talaga, pero ang aking appeal sa inyo, mga kapatid ko, ay sundin po ang batas ng pagpapahaba ng buhay. Ayon po sa science, ang pagpapahaba ng buhay ay ang pag-stay ng malusog. Diba? Paano kang lulusog? Limang bagay. Write this down. 5 things to do in order to lengthen your life and to live healthy. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. 5 things to make you healthy and live longer. Pwera na lang kung ikaw ay maaksidente. Mahulog yung eroplanong sinasakyan mo, ulit kang helicopter, o mabangga yung sinasakyan mo, mahulog ka sa hagdanan, ulit kaya ikaw ay malunod sa tubig o sa sabaw. O, di ba? Aksidente yan. But as far as living longer is concerned, there are 5 things to follow. Number 1, your proper diet. We didn't say do not eat food. We say proper diet. Proper vitamins and minerals, exact kind of food, and proper nutrition, mga kapatid ko. Hindi yung dami kung hindi yung sustansya. Hindi yung masarap. Mas masarap kung masarap na, masustansya pa. Kinakailangan natin ang diet. Number 2, kailangan natin ng enough water to drink. Walang timpla, walang asin, walang asukal. Tubig na potable water, mineral water, mga kapatid, o yung purified water is the best sa ngayon. Kailangan mo ng 10 to 12 glasses of water, yung 10 to 12 ounces na baso. Kasi mayroong basong maliit eh. 12 ounces na baso. 10 to 12 glasses of water every day. Third, you need to have proper rest. Rest. Turo sa akin ng mga kapatid. Natutuwa na Sister Virgie sa akin ngayon kasi sinisikap ko na pinipilit na matulog ng 8 hours. Sa 24 hours, I need to sleep at least 8 hours. Praise the Lord. And then number 4, exercise. Tayo tuwing umaga. Kahit anong oras, may exercise. Kung ikaw ay medyo bata pa, kaya mo mag-exercise ng kahit isang oras. Pero kung ikaw ay meron ng 60 years old, it's enough na maglakad-lakad ka from 30 minutes to 1 hour. Huwag ka nang tumakbo, baka madapa ka. Lakad-lakad lang, mga kapatid. Okay. And then, ang panglima, alam ba niyo kung ano? You must have a deep sense of direction and purpose of living. I would recommend serving the Lord faithfully is the best plan and purpose for you. Para sa akin, serving the Lord with all of my heart is a great reason and purpose, mga kapatid, para humaba po ang buhay ng tao. Okay po? Okay. With all this, mga kapatid ko, sa atin pong oras ngayon, I would like to challenge everyone, including myself, na higit pa doon sa taong may sakit who kept on coming to the pool of Bethesda expecting to be the first one to be able to move down to the waters. Kapatid, higit ako doon, higit ka doon sapagkat wala ka namang karamdaman. Hindi ka naman lumpo. It is just in your will and it's the power of your will and to decide for yourself to be first to serve the Lord. To be first in coming to the presence of God. What prevents you from coming first to the presence of God?
Hindi ito paligsahan. This is not a contest. But indeed, it is to fight yourself. Make the best that you can to be first into the presence of the Lord. For me, I don't want to keep God waiting. I just want to bombard the presence of the Lord. Because the door of the Lord's house, the door of the presence of God is always open. 24 hours a day, 365 per year, mga kapatid ko. Ang Panginoon, He's just waiting for you and for me to come unto Him. And mag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. This morning, tayong lahat ay tumayo. Nakikita ko ang thousands of them na mayroon pong karamdaman ngayon. Ang isang karamdaman na nagpapahirap sa tao ay ang karamdaman po ng kasalanan. Ang karamdaman po ng kahirapan. Pangatlo na lamang po ang physical na karamdaman. Maraming nahahigh blood kasi walang kwarta. Maraming nadadiabetes sapagkat mali ang pagkain. Lalo sa Filipino, bigas na lang, rice na lang, kanin na lang, nilalagyan na lang ng asukal. Nilagyan na lang ng tubig, nilagyan na lang ng asin. Nagkakadiabetes sila. Ang iba naman, may pira nga, pero yung gusto lang nilang kinakain, matamis. Ang iba dyan, hindi mawari, mayroong cancer kasi kumakain ng baboy. Lahat ng kumakain ng pork o ng karni ng baboy, sila ay nakatakda magkaroon ng cancer. Hallelujah. Nahirapan naman yung cancer kasi minsan kahit ipinagpipray, pagkamali mo talaga, kinakailangan pagdusahan mo yun. Kaya minsan nagpipray tayo, hindi sinasagot ng Diyos kasi ang ginagawa ng Panginoon, palo yun eh. Ba't kakakain ng baboy? Hindi ka naman hayop. Hindi ka naman uod. Uod, kumakain ng baboy. Kaya nandoon nakatira yung trichinella worm. Kaya kung ako, si ikaw, for example, ako mga kapatid ko, nambiran akong mangangain ng baboy nung araw. But because of the knowledge ng baboy ay pinagbabawal sa Bible, sabi nila, noon lang ang panahon ni Moses. Of course, yes, panahon ni Moses. Pero I want to stay healthy and I'm a temple of God. I want myself to be clean. Diba? Bakit ko lalagyan ng aking sarili, mga kapatid ko, ng laman ng baboy na mayroong uod? Sabi nila, naluto naman yan. Of course, yes, naluto. You know what? You want to eat a cooked worm? Kakain ka ng nilutong uod? Right there. Mga kapatid, ano bang klaseng reasoning yan? God pronounced it to be unclean. Ang baboy noon at baboy ngayon, pareho lang. Show me in the Bible na ang baboy pinakakain na. Sabi nila mga kapatid ko, mayroon daw sa Bible nagsasabi na lahat ay nilinis na. God was not talking to food. Analogy yun. Parabolic. And God was referring to the Jew people and the Gentile people. Tayo mga Gentiles. Sa grace of God, mga kapatid, wala na pong marumi. Lahat ay nililinis sa kanyang dugo. Pero when it comes to food, we need to understand proper diet. It's not good for me to eat a lot of fats, a lot of sweets, a lot of karne. Kaya nga sinasabi ng doktor, dapat gulay at prutas ang pinakamaganda. Ang karne dapat nakakainin ng tao ay dapat kasing laki lang ng kahan ng posporo. And you should eat meat only 2 to 3 times a week. Hallelujah. Sana po kapatid ko, maintindihan mo na magpipray tayo ngayon. I have witnessed a lot of miracles sa buhay po, mga kapatid ko. Ulitin ko sa inyo, in my 43 years of serving the Lord as a minister of God, I have seen people who got healed. When we prayed for them, mga kapatid ko, may goiter na tanggal instantly.
Mayroon pong patay na nabuhay. Mayroon pong mga lumpo na nakalakan. May mga bulag po na aming ipinag-pray at sila ay nakakita muli. Of course, mayroon din pong hindi gumaling. Worst, mayroon din pong namatay. You know what? If it is the will of God to give you more life and to stay longer here on earth, you've got to be healthy. Kasi pwede naman nakunin ng Diyos yung taong healthy at hindi may karamdaman, di ba? So dapat kung may paralysis ka, God is going to heal you and make a miracle, perform a miracle for you to be healed and you can walk up again. Kung may cancer ka at hindi pa time ng Diyos na ikaw ikukunin, dapat paggagalingin ka ng Panginoon. Kaya lalapit ka sa Panginoon. Kayo na mayroong mga pangailangan, the fact na tayo nabubuhay, mga kapatid ko, we are not scheduled and we don't deserve difficulties in life. Yung mga utang mo, dapat mababayaran yan. Yung mga nagpapahirap sa iyo ng mga problema, mga soliranin, dapat maalis yan. So right now, if you can believe God with me, why don't you raise up your hand? At kung mayroon kang karamdaman, kung masakit ang ulo mo o mga problema, lagay mo yung kanang kamay mo sa iyong ulo. Lahat na nagpapasakit ng ulo mo. Pero kung may problema ka sa mga damdamin, sa mga relationships, mga kapatid ko, na hindi kayo magkaintindihan, ilagay mo rin yung kaliwang kamay mo sa iyong dibdib. How I wish na tayo mayroong 1,000 hands para lahat po ng ating mga nararamdaman ay ating malili hands. But believe God, because you follow the steps, you have placed your hand on the aching part or the painful part of your body at yung left hand mo nasa iyong dibdib. Right now, by the authority of the Word of God that is given us and by the power of the name of the Lord Jesus Christ and the authority and the rights which was vested in me by the calling of God and by the words of the Lord and by the anointing of the Holy Spirit, I now pronounce the blessings of God to flow down unto you, to flow down through you, and to dwell within you by the Spirit of the Lord. Right now, let us pronounce the blessing of God. Come on, say it. Say it. Say it. Say it. Let the Lord bless you. Mention what you need right now in the name of Jesus Christ by the power of the word of the Lord and by pronouncing the blessings of God right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah. I invoke healing. I invoke solutions to problems. Oh God, I declare victory. I declare deliverance. I declare your miracles. Hallelujah. Your miracles of plenty and your miracle of supply. Hallelujah. Solve its problem, Lord God, in the name of Jesus. And let us see once again the wondrous working power of the Lord. Hallelujah. Because you are wonderful. Your counselor, your Prince of Peace, you're the mighty God. You are the healer. Hallelujah. Panginoon, salamat po. In the name of the Lord Jesus Christ, we claim victory right now. And ikaw, kalaban, demonyo ng karamdaman, demonyo ng problema, demonyo ng pagkasira ng mga relationships, ano ka man na hindi sa kalooban ng Panginoon Jesus Cristo, hallelujah, ang Panginoong Jesus Cristo ay sasaway sa iyo. Right now, ikaw ay sinasaway ng pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Umalis ka sa katawan na yan, sapagkat yan ay nabayaran na sa dugo ng Panginoon Jesus Cristo at wala kang karapatan dyan. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon Jesus. Amin po ang tagumpay. Amin po ang katugunan ng aming Diyos. We must be first to claim the victory, the deliverance, the healing, the miracle of God, the anointing of God, the wisdom of God, the abundance of God, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 To God be all the glory, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Purihin ang Diyos. Napapansin ko na dumadami po sa buong daigdig ang nakakatuklas po sa ating ginagawa na ito. Huwag kayong magsawa na i-share ninyo sa Facebook, na i-share ninyo sa post ninyo sa Twitter, share ninyo sa inyong LinkedIn, i-share ninyo mga kapatid sa Reddit, i-share ninyo sa alinmang media, anumang social media na mayroon kayo. Because this is a great ministry. By sharing to others, mga kapatid ko, you become an automatic servant of God, an instrument of God para po ang iba ay makakaalam na mayroon pong Diyos sa langit, mga kapatid, that there is God who loves and cares for everybody. Mahal ka ng Panginoon, i-share mo sa iba ang pagmamahal ng Diyos na yan. God bless you, at maraming salamat po sa iyong pagdalo, kapatid. Mayamang basbas ng Diyos at pagpapala ay sumaiyo sa iyong sarili at sa iyong buong sambayan at sa lahat ng iyong minamahal, at para po sumaating din pong lahat. In the name of Jesus Christ, palakpakan ng Panginoon. Okay, taas natin ang ating dalawang kamay. God is good. God is good. I am blessed. I am blessed. God will supply all my need. God will supply all my need. I declare God's blessing and favor. God's blessing and favor. Healing and restoration. Wisdom and direction. Wisdom and direction. Goodness. Grace and mercy. Power over every adversary. Power over every adversary. I am part of the largest and richest single apostolic congregation in the world. I am part of the largest and richest single apostolic congregation in the world. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. My God. My Savior, my King of Kings, and Lord of Lords. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless everyone po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. The Son, I know Jesus is the Holy Ghost.